Mga kababayan ko, bago tayo tumungo sa isang pag-uusapan patungkol doon, nais ko muna kayong dalin. Kung magkano nga ba ang gagastusin ng ating gobyerno sa itinatayong Bataan, Cavite, Bataan, Metrolink. Ito yung napag-uusapan at viral sa social media na mula Cavite hanggang Bataan ay magkakaroon ng isang napakahabang tulay. Isang 32 kilometer na tulay, mga kababayan ko, na pararaanin sa gitna ng dagat. Opo, kung narinig mo yung nasabi ko, sa gitna nga ng dagat. At ito ba'y posible? Posible ito. Sa China, nakagawa na sila ng mga massive infrastructure na katulad nito. Ang Pransya, nagawa na rin nila. Ang Amerika, nakagawa na rin. Ang London, nakagawa na rin. Ang Pilipinas ay noon pa'y nakagawa. Meron na tayong San Juanico Bridge. But this time, mas mahaba. 32 kilometers. Mula Cavite hanggang Bataan. Mga kababayan ko, ito ang gastos ng Pilipinas. Para sa mga iilan na hindi nakakaalam, mga kababayan ko, ito ang gagastusin ng Pilipinas para sa proyekto na ito. At para sa magandang patutunguhan ng ating pag-uusapan, ay gusto ko ipakita sa inyo ang isang report, mga kababayan ko, na nanggagaling mismo sa ating mga resources, mga kapatid. Ito po ang ating gusto kong ipakita sa inyo. Mga kababayan ko, kung makikita nyo po sa inyong mga screen ngayon, ito po ang itsura ng planong gawin ng Marcos Administration sa Bataan, Cavite, Interlink Bridge, mga kapatid. Ito ay napagdesisyonan na at gustong ipagawa noong panahon pa ng kapanahunan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Opo, kung hindi nyo po nang tama po inyo nariringgan, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong panahon po na yan ay nabudgetan na po yan ng ating gobyerno. At kagaya nga nung nalaman nyo sa akin, noong mga nakaraang kong vlog, mga kapatid, ay ito pong bridge na ito ay sinimulan ng mag-dredging noong panahon pa ni PRRD, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan ko, nakwento ko nga rin sa inyo yung isang vlogger na kasama natin sa Manila Bay noon na si Joe Marino Masel, sila yung mga nagde-dredging sa gitna ng nagbabaon ng mga tubo na gagamitin para makapagpatayo tayo ng mas maayos na kongkreto doon sa Bataas, doon sa gitna ng karagatan. Fast forward tayo, mga kababayan ko, para lang sa kaalaman ng lahat, magkano ang gastos ng Pilipinas? Ito, mga kababayan ko. Sabi dito, mga kababayan ko, crosses Manila Bay, located at Maribeles, Bataan, Naik, Cavite. Ito ha, official name, Bataan, Cavite, Interlink, mga kababayan ko. Other names, Trans-Manila Bay Crossing, Manila Bay Bridge, mga kababayan ko, kasi dadaan sa Manila Bay. Mga kababayan ko, ito pa, mga kapatid, total length ng haba nito ay 32.15 kilometers, mga kababayan ko, or 19.98 mi. And I don't know the mi, pero alam ko yung kilometers. So, ibig sabihin nito, mga kababayan ko, kung magkaroon tayo sa ating bansa nito, ay talagang nakaka-proud. At talaga nga na mga proud maging Pilipino. Piruin mo, hindi lang San Juanico Bridge ang makikita na natin. Magkakaroon na rin tayo ng ganito dito sa Luzon. At magulat kayo kasi padadaanin saan? Sa pinaka-crucial na dagat, which is ang Manila Bay. Mga kababayan ko. O ito po, mga kababayan ko, based po ito dun sa nalalaman natin, ha? Ang gastos po ng Pilipinas, mga kababayan, ay tumataginting na. Ayan ha. Ito ha, construction cost. Ayan ha. 175.7 billion. Hindi ko alam kung dollar o peso, mga kababayan ko. Billion ito ang gagastusin natin, mga kapatid. Ito'y napakalaking proyekto. Ito'y paglilinaw sa lahat para malaman ng mga kababayan natin. Kasi napaka-importanteng malaman nyo ito eh.
Imagine ninyo, mga kababayan ko, gusto ko rin ipakita sa inyo bago lang ako tumuloy dun sa isang topic natin. Mga kapatid, ganito po kalayo yung pagdudugtungan niya. Napakalawak po nito, mga kababayan, ha? Imagine ninyo po. Imagine ninyo, ito yung bataan. Tapos, sa baba niya, ito. Ito naman yung ternate. Imagine ninyo, ito lang yung gitna. Tapos, tatawid pa yung ano, itatawid pa ng tulay. Eh, napakahaba po nito at talaga nga namang very interesting sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa panahon na to, na gustong malaman at gustong makita at gustong may mapatunayan ng ating Marcos administration. Well, mga kababayan ko, yan po ay isa sa mga naiwang proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. At nakakatuwa pong isipin na kahit na po wala na si Pangulong PRRD, ay tuloy pa rin po ang kanyang trabaho, tuloy pa rin po ang kanyang mga naiwang trabaho, naiwang mga proyekto na ipinagpapatuloy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. At higit sa lahat, mga kababayan, nakakatuwa pong makita na ang mga ganyang bagay na dapat na sa Pilipino ay Pilipino ang nakikinabang, eto na po, mga kababayan ko, pakikinabangan na natin siya. Kaya ako sa inyo, yung mga, sorry to say, yung mga 60s, yung mga 70s, yung mga nasa 80s, swertihan na lang kung umabot pa tayo ng 100 dito, mga kababayan. Kaya yung mga babala ko dyan, yung mga katatayan natin at kananayan, ay mga lolo't lola natin, ay mag-diet-diet na kayo, ha? Huwag umiwas-iwas na kayo sa mga matataba, ha? Umiwas-iwas kayo sa mga majujulak, naalak. Kung gusto nyong maabutan yung mga proyekto na yan, mga kababayan, ito'y payo lamang ni BNK, mga kababayan. Maraming salamat at sa kakunti na yan. Binigyan ko lang ngayon ng visual makita ninyo yung magandang nagagawa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Tunay nga naman na napakabuti ng kanilang puso at damdamin, hindi lang sa iisang tao, kagaya ng sabi ko, kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Ayan ang pangako ni Pangulo, magandang buhay, magandang pamumuhay, at higit sa lahat, napakaayos. At mas magaan at progresibo ang ating ginagawa. Ika nga, babalikan ko lang yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung kampanya. Mas lalo nating patatagin ang ating kilusan na ginagawa natin. Kaya sabi niya, sama-sama tayong babangon muli, mga kababayan.